Galing ka ba sa vlog, trabaho, sa school, gusto ka mong palamig, dito ka na sa Jollibee. Yan. Pag french fries, mag-chup. At-chup ko. Marilax. Magpa-aircon. Kung gamayra ang kwarto. Bagong vlog ngayon. For today's videos kadayo, isa na mang pag-update dito sa Davao, ang mga improvement or mga development. So, sa nakaraan nating vlog kadayo, pumunta tayo ng Coastal Road, Major Bridge, at saka nag-update din tayo ng mga bridge dito sa Davao na ginawa. Then ngayon, ating i-update naman ang isang mall na ginawa dun sa may Buhangin area. Ito yung first time din na mall na ginawa dito sa may Buhangin area, itong Santa Lucia. So, sa nakaraanting vlog na update din natin sa ngayon, ating i-update kung ano na ang improvement. So yun, nandito ako nag-intro sa may gap farming. So ito yung gap farming kadayo. Yan. So dito yung gap farming area. So sa mga batang 90s, 80s nga mga tao, so ito yung number one nga pasyalan sa Davao dati. Yan. So ating i-pasyalan ngayon kung makapasok tayo. Para ipaalala sa inyo yung mga dating na pasyalan dito sa Davao, itong sikat na pasyalan sa Davao, itong gap farming. So, operated pa rin sila kadayo. Yan, kita niyo sa signage kadayo. Welcome, we're open. So, dito yung entrance, pero ang problema, walang tao. Walang tao para makapasok tayo dun sa loob. So, hanap-hanap lang tayo ng mga pasukan. Ito yung kuha nila yung parking area, so nalalapan ninyo. So dito ako nag intro para mapakita sa inyo yung dating sikat na pasyalan, kasi ako nakapunta din ako dito sa panahon ng kuha na high school. So dito ang favorite yung parang yung field trip galing ng probinsya namin sa Laak, Kumbal province or sa Davao de Oro. Dito kami nag-excited kayo field trip. So ito yung gap farming. Yan, so ang problema, hindi tayo makapasok kasi walang tao. Dito tayo sa may parking lot. Yan kada yun, kitaan nyo. Sa upaba, may swimming pool. Yan, ito yung house nila, yung pavilion. Yan. So sana huwag mo kita tao dyan. Walang tao dyan ba? Para makapasok tayo. Sela lang tayo ulit sandali dun sa may kanilang pavilion. Ayo! Asa na yung secure? Lalapan nyo kadayo yung karabaw. Yan, malaking karabaw kadayo. Yan, problema hindi tayo makakita. Yung karabaw na pag once na magdaan ka sa ilalim, mangihi. Yan. Yan kadayo. So, problema kayo lang. Hanap tayo ng tao para makapasok tayo. Ayan kadayo. Hanap tayo ng tao dyan na kapating mapanangiran. Ang problema kay pagwas na mo pa pumasok ka dyan, 100 daw entrance. So, bawal na magpasok lang nang hindi mag-fight. Ito yung entrance na kadayo. Yan. Entrance nila. So, hindi tayo pwede makapasok dyan na hindi magbayad daw. So, dito na lang sa labas. Then, papunta tayo dun sa may sa may ating pupuntahan na i-update yung Santa Lucia Mall. Na kuwan kasi, ay, ito yung kabaw ko na yun. Ito yung kabaw ko yun. Yan. So, yun. Ang problema, 100. Then, igo lang tayo mag-vlog dyan. Sandali lang, kaya hindi lang tayo pumasok. Punta na tayo sa may Santa Lucia Mall. Okay, mall pala. Yan, let's go!
may Liberson Road yan. Liberson Road. Liberson Road tayo. So, dati, nag-vlog tayo. Itong ipakita itong area na to. Ito yung McDonald's na hindi pa open. Pero ngayon, open na. So, nadaanan natin ngayon. Open na sa Kadayo. So, dito sa may Liberson Road ni. Yan. So, maraming mga sasakyan na nag-stopover at saka nag-drive-thru. Kasi open na. Open na ang McDonald's sa may Liberson Road Kadayo. So, stopover muna sandali. So, ipakita lang sa inyo na ang McDonald's sa Liberson Road open na. So, dito yung ilang drive-thru. Drive-thru. Drive-thru Kadayo. So, ito yung signing sila. Hindi pa na lagay sa itaas. Yan. So, maraming mga sasakyan dito ang naka... Yan. Yung drive-thru nila. Naga-drive-thru kasi maliit lang po ang ilang aok. Hindi makalakihan ang kanilang parking lot. Pero kung gusto ka kumain sa loob, okay ra. Pero kung galing ka ng south or north, tapos gusto ko lang mag-drive-thru, ito yung gusto ko mag-ride nilang drive-thru. Yun mga kayo. Punta na tayo ng Buangin. Ang ating destination ngayon para sa ating pag-update ng mall. Okay. Building. Kaya ito yung dito sa may Atbang airport, then dito yung Santa Lucia Mall. So yun, punta natin yung sa may likod na bahay dito sa may mall. Di ano ka na yun. So tawid tayo. Papagalitan tayo dito ng steam. Yan. So ikot lang tayo sa may side ka na yun. Yung may pa-curve doon nga bahin sa ito yung layout nila pa-curve ang style yan. So yan, ito yung gilid niya. So papasok na tayo dun sa may mga subdivision kasi diyan mga kadayo. Maraming mga bahay-bahay diyan nga sa loob. Then ito yung side mismo. Galing ng front, inside and paikot dun sa may gusto pa ang style ng todo. So may pintura na kadayo. So may mga nagagawa na sila sa may inner nga bahin. So nagpintura na po sila. Yan, may nakakyat na tao dyan para sa painting. So mga 70% patapos na, o ano yan, mga 70% patapos na itong building na to. Ito yung first nga mall din nga ginawa dito sa Davao nga Santa Lucia. So yan, lagi tayo kung ngayon lang tayo nakabalik dito kadayo. Yan. Hello. So yung mga kaibigan nating mga tricycle driver dyan. So ito yung may entrance din dito. So yan, may entrance din dito kadayo. Kasi dun sa may harapan niya mismo, parang maliit lang kanyang space. Puro dito nga side sa may dito nga lugar, dito sa may papasok na, para malaki ditong baka ito gagawin tong parking area. So dito nga atong luna na to, tong area na to. Kaya kasi nandito yung main, parang ito yung main na entrance niya. So nagawa na sila ng isami kung sa mismong ground floor,
saka dun sa may nagata. Yung tulad din sila ng aircon. Yan. So yan, ito yung likurang bahay na ng mall kadayo. So, nag-install na din sila ng glass. So, tingnan mo dito sa harap. Ang liit, pero dito sa loob na. Ang laki, laki din itong na mall. Karang katulad din sa may Vista Mall na ginawa. Yung sa may Mental. Iba lang ang form nito kadayo. Ito lang, lahi lang ang style ito. Kasi ang lote or ang lote mismo, iba ang pagka-forma yan. So, pero ang kalakihan niya, parang kahintulad dun sa may Vista Mall ng Davao, dun sa may Mental. So, ito yung likod niya. Yan. So, ito yung likod niya. So, mga 80% ka na yun. Tapos na ito na building. Dito sa may Santa Lucia Mall nga ginawa. So nagpa landos na kada dito, kita kada yo. So nakita ko dito kada yo mga 70 or 80% tapos na. So nag-install sila, nagpinta sila, nakasabit yun, nagpint, tapos nag-install din sila ng glass at saka mga aircon na sa may inner na bahay sa mall. So probably mga ngayon nga taon yata to ma-open. Kasi dati nag-vlog ko, sabi nila ngayong 2023 or 2024, 2023 matapos itong building na to. So yun, laki itong ginawaan sa dito nga site sa mga residente dito. Kasi maraming mga bahay dyan na kadayo ang nakatira. Kaya doon sila dito na sila mag-muling. At sa kung galing ka ng norte, then mainitan ka, pwede ka magpalamig ka punti dito sa may Santa Lucia Mall na malapit din sa airport. So kung galing airport, then gusto ka magmuling, yan. So nandito yung Santa Lucia Mall. Yun. O, yun mga kadayo, ating vlog at saka update dito sa mga project at saka mga development dito sa Davao. Yan mga kadayo, uwin tayo kapatid kainit ha. Ito yung kainit. So salamat, oh, don't forget to like and subscribe our channel. Kuya Dayo's Peace! So yan, tapos na tayo vlog ito kadayo. Pasok muna tayo sa may kapilang side lang. Ito yung si Jalibi. So Jalibi, baka naman. So yan, dito tayo sa loob na ng Jalibi. Jalibi, baka naman.